Christmas. Hello, magandang gabi po mga kapatid ng Church of the Living Faith. Hello, Merry Christmas to all. Ngayon po ay 24 December at mamaya marahil ang ilan sa atin ay magkakaroon na ng Noche Buena. Ano po? Merry Christmas po sa inyong lahat from our family. Pagpalain po ng Panginoon ang patuloy na atin pong selebrasyon kasama po ang atin pong buong pamilya. Sa gabi pong ito, tayo po ay nasa ikasyam na gabi ng atin pong Christmas series na 10 days before Christmas. At atin nga po na pinagsasama-samahan, na pinag-aaralan ang series po ng Pasko. At naniniwala po ako na marami na po tayong mga naani na mga salita ng Panginoon mula po sa kanyang mga lingkod na naihatid po sa bawat isa sa atin. Kaya marahil masasabi ko na sa lahat ng mga nakinig at nakaunawa ay hindi mayaman po ang salita ng Panginoon. At patuloy lang po natin na ito po ay tangkilikin, patuloy lang po natin na ito po ay apply sa atin pong mga buhay. At sa gabi pong ito, tayo po ay magsimula sa pamamagitan po ng pananalangin. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, Lord, patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit po sa iyo kasama, Panginoon, ng mga kapatira ng Church of the Living Faith. At marahil, Lord, meron po sa ilang panig, Panginoon, ng iba't ibang lugar, Panginoon, na nakikiisa para, O Diyos, sa pagkikinig ng iyong mga salita. Na bagamat, Lord, alam ko, Lord, na busy marahil ang ilan, marahil ang karamihan ay busy, nagsiselebrate, nagre-reunion, at patuloy na nag-i-enjoy sa kanilang pakikipag-bonding, sa kanilang mga mahal sa buhay. Nawa, Panginoon, ang gabi pong ito ay magkaroon pa rin, Lord, ng saglit na panahon para makinig sa iyo pong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga salita mo na ibabahagi ng lingkod mong ito. Patuloy, Panginoon, na nagpapasalamat sapagkat, Lord, patuloy na ginagamit mo ako bilang kasangkapan na ibahagi ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at nanonood sa oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Ang message po ay akin pong ibabahagi dito po sa aklat ng John sa chapter 17. Sa verse 3, ito po ang nakalagay. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong sinugo. Ito po ang
Chapter 17 po ng aklat ng John, ito pong chapter pong ito, ito po ang panalangin ng Panginoong Hesus sa Ama para po sa kanyang po mga alagad, sapagkat ito po yung panahon na siya po ay darakpin na, malapit na po siyang hulihin dito, kaya po siya po ay dumalangin sa Panginoong Diyos para po sa kanya pong mga alagad, no? Sabi po dito ng Panginoon, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Alam po natin na ayon po sa atin pong napag-aralan at napakinggan, maliwanag na marahil at nawa maliwanag na po sa bawat isa sa atin kung ano ang purpose, bakit may Pasko, ano ang plano ng Panginoon sa sangkatauhan. Dahil sa Pasko na ilalahad, na ihahayag ang pagmamahal ng Panginoon, dahil sa Pasko na ihayag ang kaligtasan ng sangkatauhan, dahil sa Pasko, nagkaroon ng kalayaan ang lahat ng mga nakakulong sa kahirapan man, sa karamdaman man, sa anumang mga panggigipit ng kaaway sa buhay ng mga nilikha ng Diyos. At dahil sa Pasko, ito ay nabigyan ng kalayaan, ito ay nabigyan ng tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng pagkapanganak sa Panginoong Hesukristo. At ayon nga po sa John 3:16 na dahil sa pagmamahal ng Ama, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa at minamahal na anak at walang iba kundi ang Panginoong Hesus, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi na mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito nga po, no, ang pinaka pangunahing dahilan kung bakit ipinanganak ang Panginoong Hesus. Kaya doon po sa ilang beses na inuulit-ulit na binabasa natin mula sa Mateo sa chapter 1, sa chapter 2, sa Lucas sa chapter 2, no, alam niyo po, ang anghel nag-uumapaw ang kanyang galak, nag-uumapaw ang kanilang kagalakan nung sila po ay nagpakita sa mga matatalino o sa mga mago, sa mga doon sa mga pantas. Sila po ay talagang nagre-rejoice, sila po ay talagang natutuwa. Bakit? Sapagkat, no, excited sila na ipaalam sa buong mundo na ang kaligtasan ay ipinagkaloob na ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang kalayaan para sa lahat ng mananalig sa Panginoong Hesus ay tunay na makakamtan ito. Ano pa po, no? At ang lahat ng mananalig sa Panginoong Hesus magkakaroon ng kagalingan, kalakasan, kaaliwan. Kaya po ang mga anghel, ganun na lang ang kanila pong, no, kanila pong pagtuwa. Ano ba tawag dito? Ganun na lang ang kanilang pag-rejoice na ibalita sa mga pantas na para ipaalam na naipaanganak na ang Panginoong Hesus. Kasi alam na alam nila, maliwanag na maliwanag sa kanila na tila bagang, no, nai-imagine itong mga anghel na tapos na, no, ang lahat ng nananalig sa Panginoong Hesus, tunay na napakalaki ng kanilang pag-asa. At ito nga po, no, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, no, this season, alam ko ngayon marahil lahat tayo busy luto ng mga pagkain dahil mamaya pagsalusaluhan, marahil ang iba tapos na, marahil ang iba kanina napagod sa reunion, napagod sa pagbibigayan ng mga regalo,
nagbabalot ng mga regalo, nagbabalot ng mga nag-iisip pa marahil magpahanggang ngayon. Sino pa ang hindi pa nabibigyan? Marahil ang iba ngayon ay gustong magbigay pero mukhang nabutas na yung bulsa. Kami po, nung Aquino family ay nag-reunion na po nung 22. At pagkaganyan po ang reunion, doon na po talaga yung oras na nagbibigayan sa isa't isa. Kaya kapag ka, no, kapag ka ganon, talagang gagawin mong lahat para maibudget na as much as possible ay maibigyan ang bawat isa ng maski papaanong regalo. Na sa atin pong kabisihan dahil minsan lamang sa isang taon at naroroon ang kagalakan sa puso natin na ipag-abot ang ating regalo sa ating mga inaanak o sa ating mga kamag-anak o sa mga tao na mahalaga sa ating mga buhay. Ganun na lang ang ating excitement marahil, no? Ganun din po ang damdamin ng ating Panginoon maging ang anghel. Excited po sila na ipaalam sa atin na ang Panginoon ay suma sa atin, na ang Panginoong Hesus na tinatawag na Emmanuel, na katulad ng kahulugan ng Emmanuel ay God is with us. Suma sa atin ang Panginoon. At kapag suma sa atin ang Panginoon, wala na po tayong, no? Tayo na po ang tatawaging pinakapapalad sa mundong ibabaw. Sapagkat bakit po? Dahil kapag suma sa atin ang Panginoon, ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. Ano daw yun? Yung buhay na walang hanggan, walang iba kung hindi kilalanin na ang Diyos ay nag-iisang Diyos at wala na pong iba. Walang ibang sasambahin, walang ibang kilalanin, walang ibang parangalan, walang ibang luwalhatiin, walang iba na pag-alaya ng buhay kung hindi yung tunay na nagmamay-ari sa Kanya. No, tayo po ay nilikha ng Diyos. Tayo po ay pagmamay-ari ng Diyos. Tayo po ay anak ng Diyos. Ang Diyos Ama po ang ating tatay. Kaya napakahalaga, sabi po ni Jesus dito, na para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at ang tunay na buhay na walang hanggan. Ulitin ko po, no? Para magkaroon ka o para sumaiyo ang buhay na walang hanggan, ay kilalanin mo ang Diyos na nag-iisang Diyos ng buhay mo. Na wala kang ibang sasambahin, wala kang ibang kilalanin, wala kang ibang pagkatiwalaan, wala kang ibang sisilungan, wala kang ibang sasandalan, wala kang ibang wala kang ibang ituturing na kakanlong sa iyo at liligtas sa iyo kung hindi siya lang. Sapagkat ito ang tunay na buhay na walang hanggan. Ang kilalanin mo ang iyong tatay. Kilalanin mo ang iyong ama. Diba? Abnormal ang pamilya na kapag ang isang anak, hindi niya ina-acknowledge ang kanyang tatay. Kung ampun ka man, no, kung inampun ka man ng nag-aalaga sa'yo, hindi mo kilala ang tatay mo na nagluwal sa'yo, darating ang panahon na maghahangad ka, na makilala mo siya, darating ang panahon na hahangarin mo na magkita kayo. Why? Sapagkat siya ang tatay mo at natural lang na hanapin mo siya, natural lang na kilalanin mo siya kasi tatay mo yun. Ganon din po sa atin mga kapatid. Alalahanin natin na tayo ay mayroong nagmamay-ari sa atin. Merong tunay na nagtuturing sa atin na anak at walang iba kundi itong Panginoon.
Kaya sabi ni Jesus, ang tunay na buhay na walang hanggan ay yung kilalanin kanila na nag-iisang Diyos at wala ng iba. Ano pa po? Pangalawa, kilalanin ang Diyos na iisa at kilalanin ang Panginoong Hesus na kanyang sinugo para tayo ay maligtas, para tayo ay mapatawad, para mahugasan ang ating mga kasalanan, para ang ating mga kasalanan ay mabura at isulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Sapagkat kinilala natin na si Jesus ang kaisa-isang sinugo ng Diyos Ama upang tayo ay maligtas sa pamamagitan niya. Kaya mga kapatid, ang akin pong tanong, ano po kung tayo na po ay nakapagbigay ng atin pong mga regalo sa mga taong mahalaga sa atin? Si Jesus po, sana ibigay din po natin ang regalo na hangad niya mula sa atin. Ito pong regalo na hinahangad ng Panginoon mula sa atin ay yung kilalanin natin siya na siya lang ang tunay na Diyos at wala na pong iba. Siya lang ang ating alayan ng ating buhay sapagkat siya po ay Diyos na mapanibughuin. Ayaw niya na meron po siyang kaagaw na kaluwalhatian. Ayaw po niya na meron siyang kaagaw na karangalan sapagkat siya po lamang ang tanging may dahilan kung bakit ang araw-araw ng buhay natin ay nagaganap. Kaya sa lahat mga kapatid, ito po ang atin pong higit na maibigay na regalo sa atin pong Panginoon, na siya na unang nagbigay sa atin ng regalo. In return naman, sana atin ding hangarin na magbigay tayo ng regalo sa kanya. Ano yung regalong hinihingi niya? Kilalanin siya na nag-iisa at tunay na Diyos at ang Panginoong Hesus na ating tagapamagitan, ating tagapagligtas. Sapat na po yun. Kasi pagkilala natin ang Panginoon, alam din natin kung ano ang kanyang kalooban. Kapag kilala natin ang Panginoon, alam natin kung ano ang ating ihahakbang. Kapag kilala natin ang Panginoon, alam natin kung ang ating mga ginagawa ay naaayon sa kanyang kalooban at hindi. Amen po ba? At pangalawa, maari po ba bago matapos itong taong 2020, irigalo natin sa Panginoon yung pagpapahalaga sa kanyang mga salita at walang iba kundi ang banal na kasulatan, ang Biblia. At ako'y nananawagan sa mga nanonood ngayon, kung ikaw ay wala ka pang Biblia sa iyong tahanan, this is the time for you na magkaroon ka ng puhunan, mag-invest ka sa salita ng Diyos. Bumili ka ng Biblia, basahin mo ang Biblia, sapagkat ang ignorante sa Biblia ay ignorante sa Diyos. Kasinungalingan po ang nagsasabi na kilala niya ang Diyos, pero hindi siya nagbabasa ng Biblia. Kung gusto mong makilala ang Panginoong Diyos na tunay sa buhay mo, magkaroon ka ng Biblia, magbasa ka ng Biblia, pag-aralan mo ang kanyang mga salita, sapagkat nandito po lahat ini-introduce ng Panginoon sa mga magbabasa sino siya, paano siya magmahal, paano siya gumagabay,
ano ang daan. 2 Timothy sa chapter 3 verse 16, ang banal na kasulatan ay isinulat upang tayo ay gabayan, upang tayo ay turuan, para ang mga maling katuruan ay kanyang pangatwiranan. Kanyang pabulaanan ang mga kasinungalingang katuruan na ating naririnig at upang tayo ay gabayan sa tamang pamumuhay. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, kung mahal mo ang Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang tunay na buhay na walang hanggan, kilalanin mo ang Diyos na nag-iisang tunay na Diyos at ang Panginoong Hesus na kanyang sinugo para sa lahat. At para makilala mo siya, magkaroon ka ng Biblia. Sa pagbabasa mo ng Biblia, nirigaluhan mo ang Diyos, mapapasaya mo ang Panginoon. Dahil sa pagbibigay mo ng panahon, sa pagbibigay mo ng amount, para magkaroon ka ng effort na magkaroon ka ng Biblia, ito ay pagpapadama sa Diyos, mahalaga sa iyo ang kanyang mga salita. Mahalaga sa iyo ang kanyang mga bilin. Di po ba? Diba? Dati nung uso yung sulat, hindi text. O sabihin na natin ngayon, dahil uso na yung text, maganda kaya sa pakiramdam ng ating magulang na nagte-text na siya sa atin, ayaw pa nating basahin. Masasaktan ang ating mga magulang. Noong araw, kapag nagpapadala sila ng sulat, ano kaya ang mararamdaman ng magulang natin na tinambak lang natin ng tinambak ang kanilang mga sulat pero hindi natin binubuksan? Ibig sabihin, may dahilan bakit hindi natin binubuksan. Kasi wala tayong pakialam kung anong sinasabi ng magulang natin doon sa sulat. Kaya we don't care kung mabubuksan man natin ito o hindi. Pero kung mahal mo ang magulang mo, excited ka makatanggap ng kanyang mga sulat at excited kang buksan ito para tuklasin kung ano ang nakalagay doon sa sulat na pinadala ng iyong mga magulang. Mga kapatid, ang Diyos Ama, Tatay natin, Siya ang ating Ama. Kung totoo sa puso mo na Siya ang iyong Ama at Siya lang ang Diyos mo, sulat niya, Biblia, magkaroon ka, basahin mo, ipadama mo sa Kanya. Excited ka malaman ang kanyang mga salita. Ito ang ibigay mong regalo ngayong Pasko sa Panginoon. Kung nagawa mo na lahat sa iyong kapwa, gumastos ka ng malaki para ibigay ang regalo sa lahat, pagpalain ka ng Panginoon. Pero, reminder lang, ang kabutihan hindi pwedeng ipagmalaki sa Diyos kung wala siya sa puso natin. Subalit, kung tayo ay gumagawa ng mabuti dahil nandyan ang Panginoon na nagtuturo sa atin at nag-uudyok sa atin para gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, nang sa gayon, ang Diyos ay napapapurihan sa pamamagitan mo. Ang Diyos ay napaparangalan sa pamamagitan mo. At mentras napaparangalan ang Panginoon, natutuwa ang Panginoon. Katulad ng tayo'y tumanggap ng regalo, excited tayong buksan kasi alam natin maganda ang nilalaman. Ganun din ang Panginoon. Sabihin natin, Lord, ang regalo ko sa iyo ngayon, kilalanin pa kita ng husto sa buhay ko. Aalamin ko, tutuklasin ko ang iyong mga salita sapagkat mahalaga ka sa akin. So therefore, Panginoon, pahahalagahan ko ang iyong mga salita.
Amen. No, Merry Christmas to all of us. Si Kristo ay para sa masa. Si Kristo ay para sa iyo, para sa iyong pamilya. Para tayo ay gabayan, tayo ay patnubayan, tayo ay patuloy na paranasin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang gabay at pagliligtas sa buhay natin. Kaya karapat-dapat lang iregalo natin ang ating pagpapahalaga sa pagkilala pa sa kanya, sa pagkaalam pa ng kanyang mga salita at patuloy na pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Katulad ng atin pong binabahagi, Pilipinas, ang pagbabago ay magsisimula sa akin. Mahirap po magbago kung wala kang gabay na advice o anumang mga payo mula sa ibang tao. Ganon din po, mahirap mamuhay ng pagiging Diyos kung hindi natin kilala ang Diyos. Mahirap mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban kung mangmang tayo sa kanyang mga salita. Wala tayong alam sa kanyang mga salita. Kaya, para maging maayos ang ating buhay, mga kapatid, ito na po ang oras. Kilalanin natin ang Diyos na nag-iisang Diyos at ang Panginoong Hesus na kanyang sinugo para sa atin. Kaya po may Pasko. Merry Christmas to all. Ingatan tayo ng Panginoon sa ating pagdiriwang. Pag-iingat po sa atin pong pakikipagsalamuha kung meron pong mamamasko po sa atin bukas. Mag-iingat po tayo. Paging sensitive pa rin po tayo sapagkat nandyan pa rin po yung virus at nawa po ay sa lahat ng ating pong mga inilaan sa ating mga mahal sa buhay, lalo pa po tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Merry Christmas to all. May the peace of God be with you and the grace of God be with you. At sa lahat ng mayroong mga karamdaman, no, Jesus Emmanuel, God is with you. Naway pagalingin ng Panginoon ang lahat ng mga karamdaman sa oras na ito. At pagkaloob ng Diyos na maging masaya, maging mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko. I love you all, Church of the Living Faith, sa lahat ng mga kapatid, mula sa mga kapastoran, mga pastors, elders, all deacons, ng lahat ng Church of the Living Faith, di ko na po kayo maisa-isa. Merry Christmas po and advance Happy New Year to all. God bless you all po. God bless the Philippines. Patuloy po tayong manalangin para po sa ating bansa. Father God, sa oras na ito, Panginoon, patuloy, Lord, na kami po ay nagpapasalamat sapagkat, Lord, nung nakaraang gabi, pagamat lumindol pero hindi mo po itinulot na ito po ay magtuloy-tuloy. Salamat po sa paang mga bawat araw, Lord, na amin pong nakakamtan ang mapayapang pamumuhay, ang kagalingan ng mga may karamdaman, Lord, sa mga panalangin na natugunan, Panginoon, sa amin pong bansa, O Lord, na patuloy, Lord, nakakaranas ng iyo pong patnubay. Ganon din po sa bawat sambahayan, Panginoon, at ganon din, Panginoon, sa bawat mga nagkaloob, Panginoon, for this Christmas. O Lord, in the name of Jesus, Father God, patuloy mo nga po, Panginoon, na ang puso namin ay ituon namin sa iyo, Panginoon. Na patuloy, Lord, na itong Paskong ito ay lagi na, araw-araw, laging sariwa sa aming mga kaisipan. Na wag po namin itong makalimutan, Panginoon.
na itong ginawa mo, O Diyos, na habag, pagmamahal, pagtubos, pagbibigay sa amin na kaligtasan at buhay na walang hanggan, ay lagi na naming ipagpapasalamat sa iyo. Lagi na isasama namin sa aming pagdiriwang, sa aming pagsasaya, sa aming Panginoon na araw-araw na pamumuhay, lalo na Lord sa panahon na may mga ilan sa amin o pag may pagkakataon, Panginoon, na magkakaroon, Lord, ng kahirapan, magkaroon, Panginoon, ng panggigipit o ano paman, Panginoon, ng mga obstacles sa buhay. Lord, lagi naming alalahanin, Panginoon, na yung makilala ka lang sa buhay namin, na ikaw na nag-iisang Diyos at tunay na Diyos, ay sapat na, sapat na po yun, sapagkat katulad ng sinabi mo, ang tunay na buhay na walang hanggan ay kilalanin ka na nag-iisang Diyos, nag-iisang Ama, nag-iisang mapagkalinga, mapagkakatiwalaan, masasandalan at patuloy na maaasahan sa lahat ng sandali, lalo na sa kaligtasan, Panginoon. Ano man po, O Lord, ang magaganap bago sumapit ang 2021, Lord, patuloy, Panginoon, na inaalay namin sa inyo ang aming buhay, ang aming pamilya, ang bawat isa, Panginoon, na sa kanya-kanyang tahanan ngayon ay nananalangin. Ganon din po ang amin pong bansang Pilipinas, maging ang buong mundo, Panginoon. O Diyos, maraming salamat, Panginoon. Udyukan mo nga po ang bawat isa, O Lord, na magkaroon, Panginoon, ng desire, O Lord, na basahin ang iyong mga salita. Magkaroon ng maigting na hangarin na kilalanin ka sa buhay. Huwag mo po ipampahintulot, O Diyos, ang sinabi mo sa aklat ng Hosea, na marami ang napahamak dahil kulang sa kaalaman. Lalo na po sa panahon ngayon, kaliwat kanan ang aming mga naririnig, Panginoon. Napakarami, O Lord, na maari naming mapakinggan, mahuhusay magsalita, mahuhusay mag-speak, Lord, at mag-deliver ng mga salita mo, Panginoon, na kung hindi namin alam ang iyong banal na kasulatan, maaaring lahat pwede naming tanggapin at sasabihin na ang husay-husay magsalita. Pero ang sanabi mo nga po, Panginoon, na kaya ang banal na kasulatan ay sinulat upang pabulaanan ang lahat ng mga maling katuruan. Sapagkat lalo na sa panahon ngayon, na ayon din po sa paghula ng iyong banal na kasulatan na ang mundo habang pasama ng pasama, marami ang lumilitaw ng mga bulaang guro, marami ang lumilitaw ng mga bulaang tagapagturo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, huwag kaming umasa na tagapakinig lang, kundi kami mismo ay sumiyasat, magsiyasat, mag-aral kung katotohanan ba ang amin pong napapakinggan. Panginoon, ang dalangin ko na sa bawat isa na nakikinig ngayon, tulungan mo po, gabayan mo po, na lalo pa matuklasan, malaman, marinig, mabasa. Walang iba, kundi ang pawang katotohanan lamang, at ang katotohanan iyan ay nagmumula sa iyong banal na kasulatan. Maraming salamat, O Diyos, patuloy, Lord, na kinikilala ka namin na tunay at nag-iisang Diyos sa aming buhay. At ang aming tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Purihin ka, sambahin ka sa iyong lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, lahat, O Diyos, ng pagsamba ay sa inyo lamang namin iniaalay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Naging malaking hamon sa atin ang taong 2020. Bukod sa COVID-19 pandemic,
Binayo rin tayo ng bagyong Rolly at Ulysses. Kahit rapan ang tatabangan lamang kami na, kasi wala na talaga kami. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin dito. Wala pa kaming mga pagkain, wala pa kaming ano. Hindi namin alam kung anong gawin. Sana po magtabangan niyo po kami. Sana mama pa, papa, nandito po kami. Wala kaming pa. Sana man lang magmatabangan mo kami. Ngayong 16th year ng Gift to Jesus Project, ay sabay-sabay tayong magbayanihan para sa pagbangon ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Rolly at Ulysses. Sa mga nais magbigay ng donasyon, hinihikayat ng CLF Management na cash donations muna ang aming tatanggapin bilang pag-iingat sa COVID-19 virus. May mga paraan tayo para ibigay ang ating cash donations. For bank deposit, cashless bank transfer, gift to Jesus envelope. Sa mga nag-bank deposit at cashless bank transfer, magbigay na lamang po sa amin ng proof of transaction tulad ng deposit slip o kaya naman ay screenshot sa inyong mga mobile app. Para sa iba pang impormasyon, maaaring hanapin si Brother Almer, Sister Franz o ang ibang mga CLF Satellite Head Pastors. Ngayong Pasko, patuloy nating ipanalangin ng ating bansa sa pagbangon natin mula sa pagsubok na ito. There is hope in Jesus.